It's another beautiful day today, and ito meron tayong invitation ride coming from Motorace BMW sa Daang Hari. Mga 14 riders kami din ngayon, and we are going to La Union. Mag-overnight kami ron, courtesy of Motorace BMW. Ang advice sa atin ngayon is magkakaroon daw ng demo or parang a little talk na magbibigay sila ng tips and tricks para sa maintenance ng BMW GS. So I'm looking forward to that. Excited ako. Syempre kailangan natin malaman yung mga tips and tricks nito kung paano i-maintain ng BMW GS. Welcome to Rosario La Union. Good morning. Sa bayan ng Ago, La Union. So regrouping kami ngayon kasi medyo nagkatawan. Regrouping kami at matraffic dito sa may Ago. Ayan. Lawrence, saan ba yung punta natin? Luna, La Union. Mga ilang minuto pa yon? Oras. Ah, okay. So meron tayo isang oras para sa Luna, La Union. Okay, start na ulit. Muntik pa ako nun ah. Muntik pa masabitan ng side mirror. Alright, 10:54 in the morning. Andito na po tayo sa may San Fernando, La Union. Dadaan daw po muna tayo sa bayan ng Luna at imi-meet natin ang mayor. Meron daw pa-breakfast. Actually, ano na to, lunch na. Bago tayo tumuloy sa may resort. Grabe, sobrang lakas pala tong GS na to. Ah, napakalakas ng torque. Hindi ka mabibitin talaga pag gamit mo to. Kahit may kargada ka, malakas pa rin umatak. Ayan o. Grabe, ang bilis sumangat ng speed. Ang settings natin, naka-road tayo. Actually, tatlo lang ang settings ko dito eh. Isang rain para tipid tayo sa gas, itong road sa mga ganitong highway, tsaka off-road
yun ang ano natin, yung tatlo lang. Hanggang apat yata to eh. Masyadong marami ng pagpipilian eh. Siguro gagamayin ko muna tong road bago tayo mag-dynamic. Hindi ko pa alam yung dynamic, baka 100% power yun. Medyo malakas. Nakatakot. Sarap, napakasarap dali ng GS. Hindi ka mapapagod. Tapos pag maganda yung ano mo, yung RPM mo, napaka-smooth ng quick shifter up and down. Susubukan natin ngayon. Kaya lang ito, ingat tayo rito. Quick shifter. Ayun oh, pang fourth gear. Hindi natin kabisadong kalsada, kaya trail brake tayo. Kasi baka masyadong kumurbada. Naiwanan ako ng mga kasama ko, nastuck ako dun sa truck. Okay, fire! Sobra oh, grabe. Lakas! Napakalakas ang power nitong GS na to. Yun ang mga kasama natin. Trail brake. Down. Quick shift down yun. Napakaswabe ng quick shifter. Basta tamang ano, tamang RPM lang. Kaya dito tayo sa kanan. Bayan ng Luna. Malapit na tayo. General Luna pala dito. Ito yung bayan nila. Ito yung munisipyo. We are here. Dito ang ating Chibug venue. Don Segundo. Alright, touchdown, touchdown. Thank you very much. Safe pang lahat na dumating. Okay, it's now time for food trip. Alright, yun o, idol o. Morning. So dito kami stop over sa Don Segundo. Ganda ng lugar. Magandang tanghali po. Magandang tanghali din po. Enjoy po. Salamat. Napakaganda ng lugar dito. Wow, biglang lumamig. Beautiful. Ito po ay sa Luna, La Union. Kaganda, kaganda. Tama, pabito po yung fresco. Fresco dito. Ayun o. Ito po. Alright. Presko dito. Boss John, thank you very much. Eto, ganito dati. Kinuha ko kasi ang alo kasama si Gretchen. Ayos, chibuga na po. Ito na. Chibuga na! Ito po, pork. Sarap ng lunch namin. Grabe. Thank you very much, Mayor, for inviting us here. Getting ready na kami para sa resort naman. Beach trip naman kami ngayon. From here is like 1 hour ang travel time. Alright, thank you very much, Don Segundo, sa napakasarap na pagkain.
Ito lang ang matindi rito. Itong araw, sobrang init. Tabing dagat na rin kasi ito eh. Kaya ganito kainit ang lugar dito. Okay, here we go. Solerana Seaside Resort, La Union. Here we go. Papa La Union. Mi amigos, mi amigas. Nandito po yung location ng resort na pupuntahan namin. I'm so excited na naman. Kasi makakapag-swimming sa beach sa sobrang init ng panahon. Time to refresh, relax, and enjoy the ride. Mukhang malapit na. Ayun, ayun, may sumisenyas. Solarena Seaside Resort. Diyan ang resort natin ngayon. Ayun oh. BMW Motorace Riders. Thank you very much for inviting me to this group. Looking forward for more rides, mga bros. Maganda yung lugar, oh, maaliwalas. Bro, thank you. Ang mga idol. Welcome drink. Boy, thank you. Welcome drink, oh. Woo. All right. Feel refreshed. Grabe. Ang sarap-sarap mag-shower. Sobrang init dito. So now mag-fellowship yata kami ngayon. So alam na, food and drinks. Tingnan natin itong lugar ngayon. Ito yung pool area nila. Ah, okay oh. Tapos ito na yung dagat mismo. Ayan ang mga BMW boys oh. Ito yung tabing dagat. Mamaya ma-experience natin ang sunset. Wow. This is the sunset sa La Union. Grabe pag-gising namin ganito. Malinis na yung motor namin. Thank you, BMR. Morning! Sir, good morning po. Ako po si Chok, service advisor na BMW Motorace ng hari po. So yes sir, bibigyan ko lang po kayo ng konting tips and tricks para po sa services ng bike nyo, tapos kung ano po yung mga common na nagiging issue at problem sa bike nyo. Yan, kasama, chine-check natin yung tightness ng mga bolts nyo for the safety nyo every ride po. No? Ano yung mga importanteng kailangan i-check? Tightness po ng rear tire. Okay. Tapos po yung sa front na tires na mga bolts po nun, caliper bolts po importante. Tapos so yung rear caliper bolts din na mabababa naman din ang torque, pero ito kailangan din natin. Kailangan i-lock tight po yung mga bolt natin. Mahirap naman pong maging sobrang kampante tayo, may lock tight din. Okay. Tapos po, during 360 turn nyo sa bike, silip-silip lang, wala pang 5 minutes, okay yung bike ko, walang maluwag. Sa first 1,000 po, dun po tayo nagkakandakso yun ng changing ng gear oil, engine oil, oil filter. Tapos check up po, mga 360 check up lahat. After 1,000 PMS nyo po, plus 5 po. So 6,000 PMS ang kasunod. Sa 6,000 PMS sir, ginagawa natin dun, oil change po. Nagpapalit tayo ng engine oil at oil filter. Pag mga GS po, common sir, nag-check tayo ng propeller shaft. Propeller shaft po, kaya po namin nililinis yun para po ma-prevent natin yung rust na maiwasan mag-stuck po yung guidance shaft nyo po, yung propellers po. Sir, ang coolant natin, chine-check namin yan
dapat po every 10. Pero ang ginagawa na namin, sir, every visit nyo, para po sa safety, na maiwasan po yung overheating ng engine po. Cooling system, sir, number one, sir, check namin yung level sa reservoir. Pag sa reservoir kasi, may mga instances na na-encounter natin, nagbe-below na po eh. Or minsan, wala nang laman. Pero nangyayari po yan, sir, malimit kay F-Series po. So sa F-Series po. Ang gears ba, walang issue ng overheating? Wala, sir. Wala po. Kapag halimbawa po, nagpa-change coolant tayo, reflash po. Sa 20,000 PMS po, pina-perform natin yung reflashing ng coolant. Halimbawa po, ni-reflash namin. Bago lumabas ang bike, sir, sinisecure namin na hindi mag-overheat, na naka-idle lang yung bike nyo sa isang side po, 3 times na mamamatay, mabubuhay mamatay ang fan. Yun po yung nagiging way namin na make sure na walang hangin po na nagsisirculate dun sa cooling system. Air filter, every 10,000, nag-check kami, sir. Kung dapat ba naming linisin or palitan yung air filter. Pero ang common replacement po ng air filter natin is 20,000 mileage po. Or maximum of 3 years po. Halimbawa naman po, nag 2 years na pero hindi nyo ginagamit. Once na nag 2 years na, sir, automatic replace mo na. Washable, sir, may nagiging tulong siya sa performance. Pero pagdating po doon sa safety ng valves, mas lalo nakakahigo po. Opo. Na masira po agad yung valve seat, yung inuupuan po ng valve. Kasi, sir, may mga small particles po na hindi nasasala na nung washable air filter. Tapos, sir, sa oil filter naman po, automatic po, sir, every change oil po, pinapalitan po na. Kasi, sir, merong nagtataka na kakapalit ko lang nung nakaraan, kasi kailangan ko na naman magpalit ngayon. Ngayon po kasi, sir, yung mga metal dust po na bawa sa first 1,000, 5,000, magkapalit tayo. Hindi naman po niya lahat na ilalabas yung metal dust. Battery life, 1.5 years lang from pagka-purchase nyo ng bike. Nagamit nyo ng 2 years, pero hindi pa rin po nasisira yung bike. Eh narinig nyo po na nag-recommend na si service advisor yung pagkakasya ng bike. Baka pwede nang papalitan yung battery kasi 2 years. Pwede nyo na, ano po, palitan nyo na po. Kasi sir, ang mahirap po, pag bumagsak yung amperes na binibigay ng battery, hindi niya na po kaya talaga magpastay. Na although nakikita nyo po, may voltage naman, maganda yung voltage na binibigay, pero yung cranking amperes na, sir, yun po yung bumabagsak sa kanya. Sa tires, sir, maximum lifespan ng tires nyo po is 5 years from manufacturing. Nakalubog pa, sir, yung numbers po. Kaya simple nga na lang, sir, pagsukat lang po ng tires. Standard na tire pressure po kasi ito. Common GS. Is front, 36 PSI. Ang rear po is 42 PSI. Pero, sir, kung halimbawang pagdating po sa mga gasoline station, at least mag-add po tayo ng plus para po mag-match doon yung reading IDC sensor nyo. Minsan po kasi 42 yung inilagay nyo, pero ang binigay po nung gasoline station is 40 PSI. Ang lalabas po sa TFD nyo, 40 PSI. Tire sealant sa mga tires nila. So sir, ang BMW is hindi po inaalaw maglagay na tire sealant. Sir, number one, maapektuhan yung balance ng tire nyo during running. Tungkol sa BMW. IDC sensor po isa silang W1. Ang nagda-damage yan, actually, rim nyo. Pads. Nakita nyo na ba yung isang tire sealant na nalagyan ng tire sealant tapos tinanggal mo yung goma, bumitsura ng loob, tunaw yung pintura nyo sa loob, ha? Parang, so, ganun katapang yun. Ano yung sinitsura nyo na naglagay? Para ganun ka muna. Tapos, ganun ka muna yung brakes po. hindi ako naglagay. Sa tanong picture, lang talaga. Ma-observe yung minsan pag tinutulak nyo, may sound kayong naririnig. Squeaky. Yun, sir, normal po. Pero yung sobra po yung ingay, ibig sabihin po may nakiipit sa brake pads nyo na pato. Pag ganun, sir, para ma-clean nyo lang kung wala kayong brake cleaner sa bahay para ipang-spray, sir, center nyo lang yung bike. Mahalap lang kayo na pwede nyo tumulong sa inyo na mapaikot nyo yung front tires. Sir, running water lang po.
Pero sir, pa-cool down niyo po muna yung bike ko ah, after ride. Pressurized washer pwede rin. Pwede rin sir. Pero sir, doon niyo lang po tututok sa ano po? Sa brake pads po. Sa pagitan. At least mawala lang po yung patine. Ride inspection sir, bago sana tayo mag-ride, mag-habit po natin. 360. Punta natin yung bike. First, check na po yung coolant level. Coolant level sir is at least nasa between minimum. Ang level niya po dun sa reservoir. At least para hindi po during long ride, hindi tayo magkaroon ng overheat. Na gumana ng maayos po yung system. Hindi naman po over max. Kasi pag over max naman po, opo, hindi po makakasirculate ng maayos yung coolant niyo papunta sa reservoir at project. Ang ini-expect po kasi ng iba, sa reservoir, ah, reservoir lang yan. Pang dagdag lang yan, hihigop siya pag kulang. Hindi po sir, doon po nagsisirculate yung kulang natin. So from init na po nandun sa kulang ng radiator natin, hihingi po siya doon ng mas malamig na kulang kay reservoir, magpapalit po siya. Magsisirculate po siya doon. Meron siya sir, dalawang line ba? Kalahati lang po lang. Maximum line, 3/4. Opo, minimum line, so yung part na nyo lang po. Dapat oil level. Meron, di ba, kung mapapansin niyo po, sa GS po natin, meron po tayong side glass. Side glass po, pag nakaupo po kayo sa bike, nasa right side po siya. Yung side glass po natin. Side glass, sir, pag nakita nyo na nag-below ng half, kasi sir, may circle pong orange yan. Nasa below kayo ng orange po. Mag-top up po kayo ng oil. Pero sir, pag nag-top up po kayo, at least nasa kalahati lang. Half lang. Huwag niyo pong gagawin 3/4. Yung isa, iba po kasi, ginagawa nila nasa 3/4 yung top. Half lang po pag top up. Warning light sir, yung pinaka-triangle sa upper po, nag-i-indicate siya, umiilaw siya every time na sa tire pressure o warning yun. Either red or orange. Pero pag major fault po is red ang binibigay niya. Kaya pop up siya red. Tapos sir, ang bawa, lobat din yung key fob. Key fob, lobat, mag-i-indicate din po yung triangle. Tapos yung pinaka-check engine niyo po, engine check engine indicator po, hindi siya mawawala. Pag meron pong major fault na binibigay niya sa'yo. Pag ganun po ang nangyari sir, huwag po dun sa mga third party shop. Sir, direct po sa akin. Error messages sa TFT. Ganun naman dito, pupunta sa my vehicle, press down, menu down, and then enter my vehicle. Pagdating mo sa my vehicle, makikita mo yung schematics ng motor mo, tire pressure, nandun, kahit na RDC sensor kayo, oil temperature, air temperature, nandun din. Scroll it to the right most, yun yung mga engine messages mo, yung motorcycle messages. Doon lumalaman. Common BMW problem, sir, na nangyayari po sa bike ko. Number one, sir, is throttling. Nangyayari po dyan, sir, minsan, nababasa. Kasi, sir, ang findings ni AG, BMW AG, dito daw po sa atin sa Philippines, ang hamog sa atin po may kasama po. Unlike po dun sa country na malamig, pero to yung. So sir, nagkakaroon ng shortage dun sa panel. Sa isang channel po dun, hindi na nagko-contact, nagkaroon ng short circuit, hindi na po dun. Ang ma-experience nyo sir, mararamdaman nyo, mag-start ang engine, pero hanggang 2,000 RPM na. Hindi mo naman na-rev yun? Wala na. Last year, common issue yan, overheat. Overheat naman para sa air-cooled systems. Sa water-cooled, siya na rin. Gas, sir, at least 95 octane and up. Pero, sir, halimbawa, hindi kayo masyadong nag-ride talaga. Kasi busy nga. Sir, wag po sana kayong mag-stop above 3/4. At least, sir, 1/4 of gasoline. Bakit? Naging stop. Paalis. Yes. Ang gas natin, boss, so sobrang impure ng gas natin. After 1 week, 2 weeks na hindi mo gamitin, napapanis sa ganyan. Nandun ba? Oo. Ang nangyari dyan, pumapalya yung motor nyo. Kaya pala.
So ang ginagawa hindi dapat, one-fourth lang. No. Bakit? Kasi pag nag-gas kayo, higher octane niya 100, nadadilute yung pangit. Gas tank natin, di ba, may lead? It's operated usually with a vacuum sensor. Ngayon, pagka nasira yung vacuum sensor, hindi mo bukas yung init mo yun. Umpisa, nahihirapan ako doon. Nag-struggle ako doon. Yung wala, bibigyan naman ng water. May vacuum sensor yun. So, ng water. Ayaw. So, that happens usually pagka driver nagkabit ng akseso yung tank lock system. Meron ako nun ah. Tank meron ka rin nun ah. Tank lock. Pansinin mo, kaya ang tank bag usually ng BMW, kung gusto niyang maglagay, strap on. Katulad na kay Jojo, strap on lang. Hindi siya yung bag. Ako, hindi ako na ako gumagamit ng tank bag. Sa kung kati ginagamit ko siya, disusi. Ginagamit ko yung handlebar bag na lang. Common na nagiging issue sa kanya, sir, sa battery percentage na minsan 50% yung mag-a-appear sa TFT. At sir, meron sana tayong baon palagi na extra battery. So, okay. Ang isa pa, yung key fob hindi sa water tube. Hindi po siya water tube, sir. So, sa amin, sa Motorace, ewan ko naman nabigyan namin kayo yung may pouch. Wala. May nabibili bang ganun sa inyo? Meron kami binibigay. So every time nabili, ang unit mo may key with key fob. Binibigay daw. Naka-record, bigay eh. Naka-record. So drop by na lang doon. May mga utang.